Shawn Marks, my idol, at ito nga ang Brooklyn Nets ay mukhang papahirapan muna itong si Kevin Durant at si Kyrie Irving bago nga mapunta sa ibang team. Ayon nga sa report na to, mga idol, ang Brooklyn Nets nga daw ay in-implied o sinuggest na itong si KD at si Kyrie ay baka umabot pa sa training camp na itong Brooklyn kapag nga hindi sila nakakuha ng magandang deal kapalit nila. Ibig sabihin niyan, mga idol, maaring dalawang buwan pang itagal bago nga malipat itong si KD sa ibang team pati na rin si Kyrie Irving. At yan nga ay talaga namang magpapainit ng ulo ng dalawang superstar na itong team ng Brooklyn Nets. Siyempre gusto nila soon as possible ay makalipat na sila ng team para nga kahit papano ay makapaghanda na nga sila sa anilang bagong organisasyon, makilalang mga coaches pati na rin ang kanilang mga teammates. Pero mukhang hindi nga hahayaan ng team ng Brooklyn Nets na mangyari yan. Sabi nila ay hanggat hindi sila na o-offeran ng isang NBA team na kapalit ni KD at ni Kyrie nang sila ay masasatisfy yung magugustuhan nila, wala daw trade na magaganap. At yan nga, mga idol, ang leverage ng team ng Nets, ang kanilang power, kapangyarihan nila dito kay KD at Kyrie dahil wala kasi silang magagawa hanggat hindi sila tinitrade ng team ng Brooklyn. Kailangan pa rin nilang sumunod kahit ano pa nga ang maging desisyon neto nila Shawn Marks at team ng Brooklyn. Kahit nga mapagdesisyonan nila, mga idol, na hindi itrade itong si KD at si Kyrie hanggang sa magumpisa ang season, walang magagawa ang dalawang superstar nila. Kailangan nilang sumunod dahil under contract sila. Dahil kapag hindi nila yung ginawa, mga idol, siguradong paparusahan if fine nga sila ng NBA. Kaya kinakailangan nga, mga idol, na makipag-cooperate itong si Kevin Durant at si Kyrie Irving dito nga sa team ng Brooklyn Nets para nga ma-trade sila, mga idol, sa mga teams na kanilang gustong puntahan. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan natin ang ating next balita. Ito nga ang bagong draft lang na si Chet Holmgren ay tumangkad nga. Nung draft nga, mga idol, declared height niya ay 7 foot. Pero nung minessure na nga siya ng kanyang team na Oklahoma City Thunder, wala pang dalawang linggo simula nung draft ay 7 foot 1 na nga itong si Chet Holmgren. Tumangkad nga agad siya, mga idol, matapos nung draft. At pagpapaiwatig lang niya na hindi pa tapos sa paglaki itong batang ito. 20 anyos pa nga lang ito, mga idol, at meron pa nga siyang chance na mas tumangkad pa. Pagpasok niya sa NBA, 7-footer. Hindi natin alam, mga idol, after 2 to 3 years, baka mamaya 7-foot-3, 7-foot-4 na nga itong si Chet Holmgren. Pero anyways, mga idol, pag-usapan nga natin ang ating panghuling balita. Diba alam naman natin na si Anthony Davis ay inaasar ng maraming NBA fans pati na rin ng analyst na palagi nga daw injured. Straight clothes AD nga ang tawag sa kanya, mga idol, ni Charles Barkley. Pero alam nyo ba, mga idol, simula nang si Anthony Davis ay pumunta nga dito sa team ng Los Angeles Lakers noong 2020 season ay nakapaglaro na nga siya ng 138 games. Samantalang si Paul George na hindi naman inaasar sa kanyang mga injuries ay 133 games lang ang nalaro. At ito pang si Kawhi Leonard, mga idol, na wala ngang natatanggap na pangbabash dahil sa kanyang mga injuries ay 109 games lamang ang kanyang nalaro since sumali sa Los Angeles Clippers. Parehas nung taon na sumali din si AD itong sa Lakers. Kaya naman, mga idol, hindi nga daw deserve ni AD, mga idol, ang pangbabash ng mga fans sa kanyang injury. Dahil mas marami pa nga siyang nilarong games para nga sa Lakers kaysa sa dalawang superstars din itong Clippers, mga idol, na palagi rin palang injured. Kaya naman, mga idol, hiling ng mga Lakers fans, kung tatawagin nga daw si Anthony Davis na street clothes, ay dapat si Kawhi Leonard din and si Paul George. Pero anyways, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!